Natatakot ka ba na lokohin kanya dahil minsan ka na niyang niloko? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano gawin upang hindi na maglukong muli ang inyong partner. Kung minsan, kung tayo ay naranasan na natin na niloko na tayo ng ating partner ng isang beses, nawala na ang ating mga tiwala sa kanila. Yes po, totoo po yan, dahil kahit sino ay hinding-hindi na talaga maibabalik ang tiwala. Ang pagmamahal ay mababalik, ngunit ang tiwala mahirap na itong ibalik. Sa pagmamahal, wala tayong question diyan. Sa tiwala tayo, makikwestiyon. So ngayon, dahil wala ka ng tiwala sa kanya, dahil naglalaro na sa iyong isipan na baka magloko siyang muli, so ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang hindi na siya maglokong muli. Upang mag-focus na lamang siya sa inyo at mahihiya na itong gawin niyang muli kung ano man yung naging kasalanan niya dati sa iyo. Pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Pwede mo rin itong gawin kahit sa inyong ex kung gusto ninyo. Wala pong problema. Pwede rin ito sa okay naman kayo na minsan, na kahit minsan ay hindi ka pa niya naloko, pwede mo itong gawin kahit hindi ka pa niya naloko. Huwag mo nang hintayin na lokohin kanya bago mo siya gawan. So, mintras na hindi ka pa niya nagawan ng kalukuhan, so gawan mo na ng paraan. So, sa materials na ating kakailanganin is kailangan lamang natin dito ng baso na may lamang tubig. So, baso po na clear po at glass po dapat. So, clear glass at may lamang tubig. So, dapat ganito po yung tipong nakikita natin ang laman ng tubig dito sa labas. Ganito pong baso o di kaya garapon. Kung wala kayong basong ganito, gumamit kayo ng garapon. At kailangan din natin dito ng dalawang pirasong papel. Kailangan din natin dito ng panulat. Ng kahit anong klaseng panulat, pwede kang gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen, lapis, kung ano man yung pwede magpagsulat. Kahit anong kulay, pwede mong gamitin as long na makapagsulat lamang ito. So, kapag ready na, okay ka na, pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual na ito. So, ang gagawin mo lamang dito is pangalan, apelyido ni target, iyong isulat. Isang beses lamang. At pangalan din at apelyido ni sa'yo ng isang beses. Isa sa iyo, isa din kay target. So, sa inyo pong dalawa na pangalan. Pangalan niya, apelyido, at pangalan mo at apelyido. Yun po ang ating isusulat. Ngayon, kapag naisulat nyo na ito, ito yung harapan, ito yung nasulatan mo ng pangalan at apelyido ng target, at dito naman ay sa inyo sa harapan. Ipagharap mo lamang itong dalawang ito. Ipagharap mo lamang ito, at ang gagawin mo, pipilitin mo itong papel na ito. Pipilitin mo. So, ayan. Ipilipit mo lamang. Kapag ganito na, kapag napilipit mo na ang papel na ito, ay ang gagawin mo,
ilagay mo ito dito sa loob ng baso na naglalamang tubig. So, ilagay mo siya dito at lagyan mo ito ng kaunting asin. Lagyan mo ito ng kaunting asin kahit mga kalahating kutsara lamang. Kalahating kutsara, ngunit huwag mong gamitan ng kutsara. Dapat po gamit ang inyong kamay sa pagkuha ng asin at ilagay mo dito sa loob ng baso. Kapag nalagyan mo na ito ng asin, hihilingin mo dito ng mula sa inyong puso, sasambitin mo ang pangalan at apelyido ng inyong target at sasabihin mo na simula ngayon, hinding-hindi ka na maglulupo pang muli sa ating relasyon. Sa akin ka na magpupos, mahihiya ka na gumawa pa ng muli ng kalupuhan. Akin ka lang habang buhay at kailanman ay hinding-hindi ka na magluloko. Hilingin mo ng mula sa inyong puso, magaan sa inyong pakiramdam or magaan sa inyong puso ang paggawa nito. Kailangan natiwala, paniniwala, dapat ang inyong ipairal dito. Pagganahin ninyo ang inyong energy, law of attraction, hilingin ninyo ng mula sa inyong puso. At pagkatapos nun, pagkatapos mong hilingin, ay ilagay mo ito sa ilalim ng inyong kama. Ilagay ninyo sa ilalim ng inyong kama ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, itapon nyo na ito doon sa inyong may lababo o di kaya sa i-flush ninyo doon sa inyong CR. So, ayun. Pagkatapos nun, ay hayaan nyo na lamang ito hanggang maramdaman ninyo na nagumana na ang inyong ginawa. At wag na wag po natin mamadaliin lagi ang mabilisang talab. Dahil hindi po natin ito nakukuha sa mabilisan po. Kailangan na, at wag na wag nyo rin ito ipagsasabit kahit kanino. Dahil ang mga ganitong pamahiin ay kailangan na ikaw lamang ang nakakaalam. So, ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyan ko kayo kapag hindi ako busy dahil sobrang napaka-busy ko po talaga. Ngunit sisikapin ko na ma-replyan ko lahat ang inyong mga katanungan. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all. At mag-iingat po ang lahat. Pagbalain tayo ng ating mahal na Panginoon.